Kasi kaya ako pinabalik-balikan to or pinipinpoint to mga kabilabs kasi napakahalaga ng love language sa isang mag-asawa, sa isang mag-partner. Kasi minsan may mga ginagawa tayo sa isang partner natin na hindi pala niya na-appreciate. Alam niyo ba't di niya na-appreciate yon? Kasi hindi yun yung love language niya. Ibig sabihin, si partner gusto pala niya na sinasabihan siya na I love you. Pero sa ibang paraan mo ginagawa, sa paraan na binibigyan mo siya ng regalo. Kaya kung mapapansin mo, hindi niya na-appreciate na binibigyan mo siya ng trabaho kasi ang hinahanap niya talaga ay words of affirmation. Kaya napakahalaga na alamin natin yung five love language para maintindihan natin yung partner natin. Ano yung may advice natin sa mga LDR? Ano ba yung naging sekreto natin, Bae? Bakit magsi-16 years na tayo ay going strong? Going strong ba tayo? Oo naman. Isa sa pinaka-importante ay open communication. Kasi kung wala kayong open communication mag-partner, lalo na pag LDR kayo, general to ha, mapa-LDR man or magkasama sa bahay. Napaka-importante po na meron tayong open communication kasi paano natin sasabihin sa partner natin na ayaw natin ng ganito, gusto natin ng ganito. So, lack of communication kaya nag-aaway ang isang mag-partner. Minsan kasi may nagawa na pala siya, eh nagtataka siya bakit galit na galit ka. Kasi hindi mo sinasabi sa kanya. Kaya siya, eh hindi naman, may mga bagay kasi na kahit na matagal na kayo mag-asawa, hindi pa rin niya magigets ng partner natin. Kaya napaka-importante mga kabilabs ay open communication. Sabihin niyo, uy, naiinis ako sa'yo kasi hindi mo man ako sinasabihan ng I love you. Tsaka hindi mo man ako sinasabihan ng good morning. Mga ganong bagay. Kapag mayroon tayong gustong gawin ng partner natin na feel natin dun na ipapakita yung pagmamahal, na mahal tayo, sabihin natin. Kasi dun pumapasok yung love language. Diba? Tayo kasi iba-iba tayo na ugali. So, sasabihin mo yun sa kanya na ito yung gusto ko. Ito yung ayaw ko. And sasabihin nyo rin, sa mag-asawa kasi minsan nagbabago na eh. Uy, dati sweet ka, ngayon hindi na. Mga ganun. Kesa kimkimin natin, kasi pag kinimkim natin yung mga ganun bagay, doon na lumalabas yung ano eh, nagagalit tayo nang walang dahilan. Konting kibot lang, nagagalit na tayo. So, yun. Open communication talaga mga kabilang. Yung personality ko kasi strong. So, nasa personality ko na talaga na straightforward ako. Masaktan ka na kung masasaktan ka, pero sasabihin ko na nakagawa ka ng di maganda sa akin. Ganun yung personality ko. Eh, what if yung personality ng iba ay hindi malakas ang loob? So, usap kayong mag-asawa or mag-partner. A few moments later. So, ano yung may advice mo sa kanila bago ako? Advice sa mga LDR? Mga LDR, love, trust, respect, and quality time. Yun. Dapat pre, mahal mo yung taong yun. Mahal mo siya, syempre. Tapos, dapat may tiwala ka. Kasi kung wala kang matiwala sa partner mo, papayagan mo ba siyang mamalit? Diba? Hindi. Kasi kung wala po kayong tiwala sa asawa nyo, papalisin nyo siya, pero ano, alam nyo yun, yung ano. Doubt lagi. Isip ka ng isip. Sorry nang mabuburi yung utak eh. Kung duda ka, may halo pang, kapag yung duda, huwag mo nang paalisin yung partner. Ikaw rin may hirap. Isip ka ng isip eh. Pero kung intact yung tiwala mo sa kanya, 100%. Hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano man. Alam niya na yan, may gagawin. Ano, ganun, ganun. Tapos, respeto. Respect sa isa't isa. On what part? Yun. Anong paraan? Respeto, siyempre. Siyempre, darating dyan yung ano. Siyempre, ang tukso, dyan lang eh, di ba? Respeto. So, yan, yun na may advice mo sa kanila para magtagal sila. Okay, sa akin naman nga, po. Quality time. Yung may time kayo lagi sa isa't isa. Simpleng, lagi mong sinasabi sa akin. Simpleng good morning lang, araw-araw. Napakalaking ano na nun sa partner nyo na nasa layo. Ibig sabihin nun, may pakialam pa kayo. Kasi kung hindi na kayo nag-good morningan sa isa't isa, parang pag-iisip nyo, hindi mo na pala naiisip yung partner mo. Ganun yung datingin na yun. Wala ka na sa buhay nila. Pero, ganun. Pero hindi ko man sinasabi na perfect tayo. Minsan nadaan tayo sa ganun na wala nang, minsan, ganun. Kaya nga, nagpapayo tayo eh, kasi naranasan natin yan, diba? Okay. So, yun lang? Yun yung may advice mo sa kanila? Pag wala nang love, diba? Wala na rin. Pag wala ka ng respect pala sa ano mo, partner mo, wala ka na rin love. Tapos, mawala na rin tiwala nyo. Kaya, yung pinakamahal lagay yung tatlo. Love, respect, at pang-apat nga yung quality time. Lagi kayo may oras sa isa. So, it's my turn. Okay.
So medyo mahaba tong akin na mga kabilabs, pagpasensya nyo na. Okay, ito yun, ito naman yung sa akin bilang 11 years na po akong OFW. Lagi natin iisipin na nag-abroad tayo, ano yung reason? Kasi karamihan sa mga kilala kong OFWs, nag-abroad sila para mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya nila. Pero pagdating dito, may boyfriend doon, may girlfriend doon, parang ano, napapariwara. So, ano yung use na nag-abroad tayo kung masisira din yung pamilya natin? Kasi lagi nating iisipin na pagka ginawa natin yung ganung bagay, yung impact nun sa bata, sa mga anak natin. So, napakasakit nun para sa kanila na magkaganon yung magulang nila. Kasi once na nagluko ang isa, syempre yung isa parang gumaganti rin eh. No? Pero huwag sanang ganun. Maging mas matibay sana tayo. And yung forgiveness, kasi sa isang mag-asawa kasi, kung walang Panginoon na gumagabay sa inyo, kung kayo lang yan, wala, watak na yan. Kasi kung may marinig kayo na ano, na hindi maganda, syempre nagagalit na agad kayo sa asawa ninyo. Pero kung merong Panginoon na siya yung center ng relasyon ninyo, hindi agad-agad yan. Hindi agad-agad yan mawawasak. Tsaka, wala naman kasing perfect yung relasyon talaga. Meron at merong pagsubok na pagdadaanan kayo. Kaya, sana, pagka nag-abroad kayo, ay maging center nyo si God. Kasi, kung magiging ano tayo, magpapadala tayo sa mundo, halimbawa sa, syempre, pag nag-abroad ka, gala dito, gala doon, barkada dito, barkada doon. So, doon na nag-i-start na masisira na yung pamilya natin. And vice versa, halimbawa, yung partner natin naman sa Pilipinas ang hindi yung halimbawa marupok siya. Siya yung hindi nakatiis. So, ang laking bagay na nakakawa, ano ko sabihin to? Okay mo yan. Ang laking bagay na kung may problema kayong mag-asawa, hihingi kayo ng advice sa mga taong may paniniwala sa Panginoon. Kasi kung sa mga barkada lang, sa inuman lang, or sa mga kakilala, kung hindi godly advice yung ibibigay nila, malamang sa malamang ay wala na yung pamilya ninyo. Kasi once na humingi tayo ng advice sa mga malayo sila sa Panginoon, ang i-advise nila sa inyo, syempre na hiwalay mo na yan, hindi yan deserve, nagpapakahirap ka, tapos gagaguhin ka lang. Syempre, ganun yung i-advise nila. Pero iba kasi kapag ka ang nilapitan ninyo ay merong Panginoon sa puso niya, iba yung magiging advice niya sa inyo. Kaya pag may pinagdadaanan kayong problema, lagi yung iisipin na hindi perfecto ang pagsasama, lalo na pag LDR. Lagi dapat kayong maging handa na meron at merong ano yan, susubukin talaga kayo kasi hindi naman kayo tatatag kung walang pagsubok na pinagdadaanan ng mag-asawa, di ba? Kaya naman tayo naging strong kasi sa mga pinagdadaanan natin. So, yun yung may advice ko sa mga LDR. Kailangan, pagka umalis tayo ng bansa, isipin natin lagi, bakit ba tayo umalis? Ano ba yung reason natin? Bakit nagsasacrifice tayo na lumaki yung mga anak natin na wala tayo? Ano yung reason bakit nagtitiis tayo sa ibang bansa na ibang tao yung inaaruga natin, pero yung magulang natin or yung mga anak natin, hindi natin maalagaan. So, lagi tayong back to basic. Bakit ka umalis ng bansa? Para hindi ka mapariwara. And yun, syempre, pinaka-importante, center nyo lagi sa relasyon ninyo si God. Kasi kahit anumang pagsubok ang dumating sa inyo, malalagpasan ninyo yan. Hindi laging rason ang hiwalayan. Unless kung sinasaktan ka na ng partner mo. Ibang kaso na yun. Saka, naragdag ko lang. Umalis ng bansa ang isang OFW. Umalis ng Pilipinas. Hindi pare para maglakwat siya dyan, umalis para sa pamilya, di ba? Trabaho. Pero ang hirap naman kasi lagi, be, na laging trabaho. Kaya nakikita mo yung iba, post ng post, kasi sa ganong paraan nila na ilalabas yung stress nila. O, dun sila, ano? Oo. Hindi mo rin masisisi. Against lang ako sa mga pagdating dito, mga dalagat binata. Marami kasi akong kilalang ganun. And... Hindi talaga. Oo. Kapag LDR tayo, mga kabilabs, communication is the best key. Kasi kung wala kayong good morningan sa umaga pa lang, parang hindi nyo na naisip yung partner nyo pagising nyo pa lang sa umaga. Although, syempre, pagising pa lang, magpapasalamat agad tayo sa Panginoon kasi ginising niya tayo. Pero after nun, isipin natin yung partner natin. Parang magkalayuman kayo, pero yung
magkasama pa rin kayo kasi yung mundo nyo parang iisa pa rin kahit na magkaiba kayo ng oras. Sabi nga nila, no? Malayo man, malayo man malapit din kasi hindi naman mahirap ngayon, eh. Di ba? May internet naman, may katulad ng araw. Oo. Kaya hindi nga masyado nakaka-homesick ngayon eh kasi nakikita mo naman yung pamilya mo. Pero syempre, pagka may anak ka, iba pa rin yung niyayakap mo sila ng personal. Ayun. Oo naman. So, nabanggit na po ng asawa ko yung love, trust, quality time, and respect. So, yung mga sinasabi ko sa inyo, yun yung hindi pa niya nabanggit. And lastly, meron ka pang iadadagdag o wala na? Wala na siguro. Okay, lastly. Lastly, malupit na advice mga kabilabs. Ang mag-asawa talaga, hindi talaga dinisign ng Panginoon na magkahiwalay. Although, magkahiwalay nga tayo ngayon, ako nga 11 years na magkahiwalay, pero hindi kasi ako nagkaroon ng mindset na dapat ganitong taon lang ako mag-abroad. So, kung OFW ka man ngayon, umisip ka ng ibang paraan or target na dapat ganitong taon ka lang mag-abroad. Kasi ang hirap kasi mga kabilabs na yung anak natin lumalaki na magkakahiwalay. And bilang nasa Israel, may mga ibang opportunity na pwedeng lumipat ng ibang bansa, cross-country, legal tayo doon, na pwede nating dalhin ang pamilya natin. So, isa sana yun sa maging option natin para hindi na mapalayo sa mga pamilya natin. Kasi dapat talaga, magkasama talaga ang mag-asawa. Kung hindi kayo kasi matibay, hindi matibay ang isa sa inyo, yan talaga papasok si Satan para wasakin yung pamilya ninyo. Pero lahat na nangyayari sa atin may purpose naman eh. May isa talagang marupok at may isa talagang strong sa isang mag-asawa. So sana yung strong, siya yung hihila dun sa isang mahina. Tama yung sinabi mo na, no? Wala namang perfectong pagsasama at mag-asawa. Wala talaga. Oo, wala. At nga yung mag-asawa ni Pecto, hindi rin perfect. Kaya nagre-react yung ano eh. Kanina pa yan eh. Nag-distract namin ito eh. A few moments later. So, dito na po natin tatapusin mga kabilabs ang ating discussion. We hope na may natutunan po kayo sa discussion natin today. Baka gusto nyo ng part 2, just comment down below. Yun lang po yung masasabi namin, sikreto namin mag-asawa mga kabilabs. Importante dyan talaga ay communication. Kasi kung walang communication, kahit ibig sabihin, wala na yung mundo nyo isa't isa na paala ka lang. Kumusta yung araw mo? Wala man ang nagsasabi okay. Na Matagdag ko lang kasi pagka ang isang taong mahal mo, asawa mo, husband o wife, hindi ka na niyan kinakausap o kinakamusta, ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa'yo. Pero pagka kinakausap ka niya, lagi niya kinakamusta, may halaga ka pa sa kanya. Siyempre, mapapadala ka ng pera, halaga ka pa talaga. hindi sa ganun yun. Para sa iba, sa mga kakilala ko. Okay, So tatapusin na po natin mga kabilang kasi sobrang haba na. So, thank you so much for watching mga kabilabs. Kung sa tingin nyo nakatulong tong topic na to, and may mga kakilala kayong mga LDR dyan na nag-struggle, pwede nyo pong i-share itong video na ito. Baka makatulong po sa kanila. So, yun po yung sekreto namin mag-asawa. Bakit going strong po kami sa aming marriage for almost 16 years. So, bye! God bless you all! Bye, be! Bye! Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna seem.